Welcome to my channel. Sa araw na ito, naisipan ko pong gumawa ng apron kasi kailangan ko nga sa aking pananahi at sa aking pagluluto. Kaya samahan niyo po ako sa paggawa ng apron sa araw na ito. So magdudro tayo hanggang sa pagtatahi, samahan niyo ako. Ito po ay sa aking apron lamang. So tanggalin natin itong ano na ito. Guhitin natin ang ganyan, tanggalin natin itong pangit na tela. So ang haba ko ay ano lang. Ang haba ng aking ano ay 29 lang kasi ano na kasama na yung mga ano dito, mga lupi-lupi. Ayan. 29 ang haba. Ang lapad nito, ginawa ko lang ano. Ang lapad, ginawa ko lang 24. So, ang paggawa naman kasi ng, ano, ng apron, iba-ibang sukat yan. So, ito, ginawa kong 24 yung lapad at yung haba niya ay 29. So, gupitin muna natin ito. Ayan, hindi natin kasama yung pangit na tela. Ayan. So, itong ginagawa kong apron para sa atin lamang po ito. Kaya, kasukat lang din sa katawan ko ang haba. Sabi ko nga na ang paggagawa ng apron ay may kanya-kanyang haba. Ayan. So, ito po. Ganito na ito. Nilupi ko. Magsusukat ako ng 10 inches pababa. Ayan, 10 inches. Ayan, ito yun. Then, dito, ang ano ko ay 12 lamang yung sa ano. Kasama na yung ano dito, yung allowance. 12. Then, i-connect natin itong ano. 6 lang yung ano ko. Ganyan, i-connect natin siya. Napakadali lang po gumawa ng apron. Tapos, ano na lang yan. Alam mo naman tayo mga mananahi, para din tayong architect. Ayan, oh. Ginuhitan ko ng ganyan. Then, ano na. Ayan, gugupitin ko na siya ng ganyan. Ayan. So, that's it po. Ito na yung ating apron. Ayan. So, ayan na po. Ganyan lamang po kalaki. Ganyan kahaba. Kasi, ako po ay medyo chubby. Sakto lang po yung haba na yan. Then, ito na po. Tapos na yung ating katawan ng apron. Itong side na to. Kasi yung tela ko. So, magagawa tayo ng, ano, nung, tawag ito, strap natin sa liig. Ang sukat ko ay 20. Ito, nagguhit na ako ng 3 inches. Tapos, ang haba niya ay 20. Ayan. Isang piraso lang po yan para sa liig. So, ayan. Gupitin na natin. Ayan. Ito yung at para sa liig. Then, mag-ano rin tayo ulit ng 3 inches. Ang haba ay yung tali natin sa katawan. Gagawin kong 20 inches. Ayan, 3. Konti na lang ang natira. Sa ano kasi ito yung retaso lang naman. Pinarehas ko na lang sa ang yung liig natin ay 20 ang haba. So ito rin ay 20. Dalawang piraso po yung para sa katawan na tali. Ayan, ito yung 20 natin kanina. Ayan, kukuha na lamang tayo ng iba kasi nga yung ano eh puro retaso ito. Ayan.
Dalawa na siya. So, tatlong piraso ang gagawin natin. Dito na lang kukuha sa gilid. Kasi masisira yung ano ng tela natin. 3 inches. Kota ng 20. So hanggang dito lang. Kaya madali lang naman gupitin. Then pagkatapos nito, gagawa tayo ng bulsa. Isang bulsa lamang po ang iyano ko. Gagawin ko. Bali, magsukat na lang tayo ng 7x8. So, ito eksakto na pala ito. 8 in 1 part, pero okay na yan. And 7 lamang po yung ano lang. Ayan, lapad niya, 7. Ayan. So, ito po. So, ito, tatlong 20 inches, dalawa sa katawan at isa sa leeg. Ito ang ating bulsa, then ito yung ating katawan. Samahan niyo po ako sa pagtatahi ng apron ko. Ito tayo po yung mananahina. Unahin po natin yung tangkay. Itong sa leeg, bali pag ganyanin natin. Para... Yan, yung sa leeg, hindi kailangang ano, abali. So, ganun lang. Bali, tatlong puraso ito, yung leeg, tsaka yung dalawang side. Ayan, ito pangatlo. Tapos na yung tatlo. Lulupian natin yung bulsa. Ayan. Yung bulsa, in-edgingan ko na para mas madali. Naka-edging na yan. So, pasadahan na lang natin ang ganyan. Almost half inch, yung pinaka-ibabaw ng bulsa. So, para sabay-sabay. So, ito po yung katawan ng ano ng apron ko. In-edgingan ko na po yung ano yung mga gilid. Ayan, paikot na siya. In-edgingan ko na siya para isang lupina lamang. So, ito tayo sa itaas. Yung sa may liig. Lulupian ko na lang siya ng isang ganyang lupi. Ayan. At yung paikot. Ayan. 1/4 na lupi dito sa may side.
Yan, nasa side na tayo. Stitches. Half inch yung ating laylayan. Ayan. Then balik tayo yung side. Med, maliit na lang. 1/4. Napakadali lang po gumawa ng apron. Ayan. So, ayan po. Yari na yung ating ano, nalupian na natin. Bali, tapos na tayo maglupi sa pinakakatawan. Maglalagay na tayo ng strap. Ayan yung strap po natin sa liig. So, ilalagay lamang po natin ng ganyan. Ayan. Doblehin natin ang pasada para tibay. Then yung kabilang dulo, ilalagay lamang natin dito. Ayan, yari na yung sa paglagay natin ng strap sa leeg. So, maglalagay naman tayo ng strap sa side. Ayan, lalagay lang natin ng ganyan. Para idodoble, ano lang natin, para talagang matibay. Then, sa kabila. Ayan, may gising ulit. Sana baka magkamali ako ng lagay. Ayan, tapos na tayo maglagay ng strap. Maglalagay na lamang po tayo ng bulsa. So, ilalagay natin ang bulsa. Then, so dito na lang natin ilagay. Oh, where is na yung bulsa? Oh, wala, nahulog. So, paglagay natin ang bulsa, so dito na lang. Tatapat lang natin ang bahagya dito. Yan, lagyan natin ng pin para hindi gumalaw. Yan. Then, ilulupi lang natin ng 1/4 lang. Ayan. Ayan, sumabit. Yan, lock natin. Ganyan lang po yan. So, ayan. Shout out. Eddie Boy TV. Ayan. Dalawin niyo po ang kanyang bahay. Eddie Boy TV. Ayan. Tapos na po ang ating apron. Napakadali po gumawa ng apron. Ayan, check na nasundan niyo po ito kung kayo po ay sumabay sa aking paggawa.
Ito na po ang aking nayaring apron na gagamitin ko sa aking pagluluto at sa aking pananahe. Napakaganda po. Ayan, paki-like and share na lamang po. Salamat po, God bless!